si Gian po ay 12 years na pong nagtatrabaho sa PAGCOR. Yes. At ang kanyang basic salary lamang po, mga kapatid, Idol Rafi, ay 10,598.98. Yes. Siya po yung na-post nyo po na emotional po kahapon na nakaharap po ninyo. At si Oscar naman po ay 37 years na po. Uh-huh. At ang basic salary lamang po niya ay 15,536.98. Correct. Ito po yung nagpahayag din sa akin sa hearing kahapon. Alam mo, yung labor law, batas po yan na ginawa nating gobyerno. And yet, yung mga empleyado ng gobyerno, inaapi ng batas na ito. Hindi natutulungan ng batas na ito. Na dapat saklaw sila sa batas ng labor law. Which means na dapat sila ay nabibigyan at least man lang ng minimum wage or more. Ibig sabihin, hindi dapat sila makatanggap ng sweldo na below minimum na isinaad sa ating batas, sa ating labor law. Pero hindi. Hindi lamang po taga-PAGCOR, kundi ang dami pa mga taga-gobyerno, empleyado ng gobyerno, na even while we speak, nakakatanggap po ng mas mababa sa minimum wage. Mr. Gian Samson at Mr. Oscar Alvarez, magandang hapon po sa inyong dalawa, sir. Okay. Opo, tutuloy po yung ating hearing next week. For the meantime, gusto ko po tuloy-tuloy po yung aksyon na ginagawa natin dito tungkol po sa inyong hinaing, especially po yung sa pagkakasibak ninyo, and then yung pagkatanggap ninyo na napakababang pasweldo. Nabanggit nyo po sa hearing kahapon yung GCG. Ano po yung problema ng GCG ulit, Sir Gian or Sir Oscar? Sir, bali po ano, ang sabi po ng management kahapon, may problema daw po kami sa CPCS. Kasi sir, sa totoo lang po, sa lahat po ng mga government-owned corporation po na nakakapag-subsidize or nakapagbigay ng pera, kung considered kami na nasa ano kami, mataas na tier kami, kami na lang po ang hindi nakakapag-implement po ng CPCS. So talaga po napag-iwanan na po kami. Mula po noong October 5, 2021 po, hanggang ngayon wala pa po kami implementation. Magandang hapon po, Attorney Martinez, ma'am. Yes, magandang hapon po, Senator. So alam niyo po itong kaso? Narinig po namin. Yes po. Opo. So ano pong magagawa ng GCG para ma-correct po itong kapalpakan na nangyari ngayon sa PAGCOR, Attorney Martinez, Commissioner? As of now po, kumpleto naman na po yung submissions ng PAGCOR as of December 18 of 2023. At tapan po namin with the senior officers of PAGCOR na pipilitin po namin matapos but before the end of January, ito pong CPCS ng PAGCOR. So pag natapos by end of January, ano pong mangyayari? Bibigyan po sila ng authority to implement the CPCS or ATI po, yung tawag namin dyan, para ma-implement na po ng PAGCOR ang CPCS. At ano po yung nakapaloob doon sa CPCS na dapat implement? Ito po ang compensation and position classification system na ipinapatupad po ng GCG para po yung mga alam po natin kung ano ang kanilang plantilla position, ano po ang duties and responsibilities nila, at ano po ang kaakibat na sweldo ng mga taong ito. Yun po ang sa CPCS. So ibig sabihin po, ma'am, sa katapusan ng January, maglalabas na po kayo ng result na doon naka-specify, pinapayagan po yung PAGCOR na implement na po kung ano na rapat, which means na yung mga taga-PAGCOR ay makakatanggap na po ng tamang sweldo, wala na pong tatanggap sa kanila minimum wage. Am I right? Did I hear it right? Yes, sir. Pero gusto ko rin lang po bigyang linaw din na ito pong sweldo nila ay sakop nung position ng PAGCOR way back in 2017 na nung natanggap po ng GCG na nagsasabi na may executive order po noon suspending the CPCS in 2017 na pinapapili po ang korporasyon katulad po ng PAGCOR, kayo po ba ay mag-maintain ng inyong compensation framework or mag-ESSL following po kayo. Ang pinili po ng PAGCOR ay yung maintenance ng kanilang compensation framework. Kaya nga po, ma'am, dito nga po, ma'am, pumalpak itong mga opisyal ng PAGCOR
na wala namang kinalaman itong mga tauhan nila. Bumili po sila ng maling patakaran, di ba? Pinapili po sila. They made the wrong choice na maapektuhan po yung kanilang mga tao. Sila po hindi maapektuhan kasi ang lalaki ng sweldo nila. Paano naman po itong mga pobreng mga empleyado nila na mabababa po ang rango? Karamihan po sa kanila nagtatanggap ng below minimum wage. Akalaan niyo ma'am, itong isa 37 years na sa PAGCOR at 15,000 lamang po ang sweldo. Ito pong isa 12 years po, 10,000 lang. Sabi ko kahapon, mas mataas pang sweldo ng aking kasambahay. 12 years na, di ba, Commissioner? So, baguhin po natin to ma'am. By the end of the month, so maayos na po natin to problema. Anyway, magkakaroon po ulit ng hearing and then you will be invited doon sa hearing. Yes, sir. Ito po, wala na pong tulog yung aming mga tao para lang po pagbigyan natin na mapis ang pag-implement po ng CPCS ng mga taga-PAGCOR. Good. So, hindi na kayo natutulog. Tama po yan, ma'am. I appreciate that. Huwag na kayo matulog kasi itong mga nagreklamo sa akin, wala nang tulog. Ilan sa kanila, nadidepress na. Ilan sa kanila, nagkakasakit na. Nagkakaproblema talaga, stress, anxiety dahil nga po dito sa nangyaring kapalpakan ng PAGCOR. So, okay lang po kung hindi kayo nakatulog dyan. Para naman po eh mapagbigyan niyo po itong mga taga-PAGCOR. Naman po sa GCG, talaga pong nakikipag-ugnayan kami at handa po kami makinig sa lahat ng hinaing ng mga GOCCs. Pinipilit po namin within the bounds of law na mapagbigyan po lahat ng GOCCs. Now ma'am, sakop niyo rin ba yung compensation and position classification system nitong mga board members ng PAGCOR? Yung mga members of the board po ng lahat ng governing boards ng lahat ng GOCCs, wala po silang sweldo, wala po silang salary kasi per diems po lang ang kanilang tinatanggap. At ito po ay naaayon sa classification nila in accordance with EO 24 at sa Executive Order 24 din po nakapaloob kung magkano po ang matatanggap nila. Yun nga ma'am, masakit eh. Itong mga member ng board na gumagawa ng kung ano nung desisyon, in this case, gumawa sila ng desisyon 2017 na naapektuhan po, there is an adverse effect na naramdaman ngayon itong mga empleyado sa PAGCOR dahil sa kanilang desisyon na yon. Ito pong mga taga PAGCOR na board member, ang lalaki po lang ano nito per diem. Tuwing pupunta pala ito sa PAGCOR para makinig sa meeting, libo-libo po ang sweldo. Every twice a week. At pagdating sa year-end, nakatanggap sila ng milyones sa tinatawag ng performance rating. And to think, ito mama, ako lang mag-rant dito. Ang nakakainit ng ulo, ito pong mga board of directors, wala namang karanasan to sa gaming, walang karanasan to sa HR. Ano po yung qualification nito? Sila po'y tumulong sa eleksyon. Sila po'y padrino ni Herodes. Si Herodes ang padrino nila, si Poncio Pilato. At wala talagang experience mga ito. Ito yung sinasabi kong pinabili naman ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng kanilang padrino, hoy, gusto mo bang pumunta ng PAGCOR? Opo, sir. O halika na, PAGCOR director ka na. Parang ganun po eh. And yet, ang lalaki ng sweldo ng mga ito. Ang lalaki ng mga allowance nito, inadad na namin kahapon sa Senate, abutin po ng 280,000 a month kung isusuma total. Bawat isa sa kanila, at least minimum. Hindi ba ma'am kawalangian yan? Napakalaki injustice yan. Walang kaalam-alam, walang alam ni isa tungkol sa gaming at tungkol sa HR. And yet, daan-daan libo ang tinatanggap kada buwan. At yung kanila at yung mga empleyado na supposed to be nagpapasweldo sila dahil ito nagpapagod, ito yung mga kalabaw nila, abay, katiting ang natanggap. Senator, dagdag po sa inyong mga sinasabi, gusto ko rin lang pong sabihin na yung Executive Order 24, may cap po. And hindi po siya yung, okay, mag-board meeting tayo ng apat na beses ngayong buwang ito para makatanggap tayo ng ganitong amount. Halimbawa po sa malalaking GOCCs, 40,000 per board meeting po yun. Po sila pwedeng lumampas ng, I think, 24 meetings. Kaya nga po, inad na po namin yan, ma'am. In-average na namin. Pag isusuma mo total mo yung pinaka-average, ang bawat isa sa kanila, yung PAGCOR na board of director, tatanggap po na hindi bababa sa 280,000 a month. Kasama na po din kanilang performance rating. And for all we know, baka meron pa silang konting pakimkim mula kay chairman. O, di ba ma'am? Napatawa kayo? Ito po alam yung pakimkim dun sa chairman, pero ang alam ko po sa executive order, hindi po dapat lumampas ng 9. Alam ko nga po yan ma'am, pero may pakimkim yan kay chairman. Bukod pa dun sa kanilang mga sweldos na tatanggap. Kami naman po sa GCG ay meron din pong
whistleblowing portal kung saan po kung may mga anomalya na nangyayari sa governing boards ng mga GOCCs, pwede po silang sumulat doon at sabihin at i-call ang attention namin. Kasi po, Okay. Kami rin po ang nagsasabi na okay, hanggang dito lang ang pwedeng matanggap nitong director na ito dahil ito lang ang inatenda niya, ito lang ang rating niya. So, hindi po nag-authorize po kami ng specific amount na pwedeng i-disburse ng GOCC para po hindi nakakasigurado tayo na based on their performance po yung kanila. Okay, ma'am, I understand. Okay po yan sinasabi niyo, ma'am. Yun yung nararapat, yun yung ideally na dapat mangyayari at supposed to be nangyayari. Pero ma'am, hindi naman kayo nakatingin eh. Dahil kayo po'y malayo. And then, dyan po sa PAGCOR, sila-sila po, magkakampihan yan, magtatakipan, magdudoktora ng kung ano ng mga dokumentong dapat i-doktor para magpakasasa sila sa salapi ng PAGCOR. Okay, but anyway, opinion ko po yan, ma'am. Doon po sa pagkakasibak o sinisibak itong mga empleyado ng PAGCOR after so many years in favor of doon sa mga empleyado na i-hire nitong Hong Kong-based gaming corporation, meron po ba kayong magagawa, madam? Parang pwede po bang pwede naman po nilang idulog sa amin yan. Okay. Kasi if it amounts to illegal dismissal, meron po kaso naman. Very good. Ayoko lang dahil hindi ko po alam ang surrounding circumstances ng sinasabi po ng ating mga empleyado. Siguro po mas makakabuti na makakapagbigay po ako ng mas matapat na solusyon kung malalaman po namin ang kabuuang kwento nitong mga empleyado pong ito. Thank you po, madam. Kaya nga, that's why, madam, sa susunod na hearing, kayo po invited para maipaliwanag po namin sa inyo thoroughly, maging po ng mga empleyado ng PAGCOR na naapi, nang sa akin mapakinggan nyo at magagawa nyo po ako ng rapat. For the meantime, ma'am, may I request, may I suggest, dahil meron pala kayong authority over this PAGCOR, na status ko po muna, wala munang galawan, wala munang sibakan hanggat hindi po ninyo na imbestigahan at kayo po yung makapagpalabas ng inyong desisyon. Can we do that, madam? Ay, sir, nawala pong matatanggal kasi it came to my attention po the parang a contract with New Coast ba yon? Opo. The New Coast na nagsabi po yung private corporation na yon na sila na yung magpapatakbo and it is well within their rights pursuant to the contract between PAGCOR and New Coast. And I think ang sinusolusyonan po ng PAGCOR na nagkonsulta din po sila sa amin ay ikailangang pinipilit po nila na ma-place yung mga taong yon at nagtanong po sila sa amin kung pwede silang magbigay ng separation incentive package doon sa hindi mga maa-absorb. Pero doon po sa mga nakausap namin, ay it was very apparent naman po that they were very concerned about the welfare of the would-be separated employees na iniiwasan po sana nila na may matanggal. At hinahanapan nila ng position somewhere else, some branches or some other casinos. Sorry po ma'am. Sana yes. Po hindi kayo pumayag. Nung makita niyo po yung contract o inilatag po sa inyo yung plano po ng PAGCOR tungkol dito sa New Coast at sa kanilang mga empleyado, dapat you should say no, bawal yan, hindi kami papayag. Kasi nga po, itong New Coast papasok po sa eksena ng kipagkontrata ng PAGCOR. Sana, ang ginawang kontrata ng PAGCOR, yes, papayagan namin kayo maibenta itong casino, kayo po magti-take over with the condition wala kayong tatanggalin ng mga empleyado, especially itong mga tatagal na empleyado na wala namang kasalanan, na maganda naman yung kanilang serbisyo. Oo, may karapatan kayo mag-hire ng inyong mga empleyado, management and all, from Hong Kong, mga Chinese, gusto nyo pa, i-hire nyo mga taga West Philippines na nangapi ng mga mangisda natin, ilagay nyo dyan. Pero wag naman tanggalin, pati yung mga empleyado na wala namang ginawang palso sa trabaho. I would have done that. Kasi ma'am, kung ako sa PAGCOR, kung ako si Altenco, kung sasabihin ko, oy, yung kontratang yan dapat in favor of the Filipino employees, not the Chinese employees. Kasi ma'am, ang gusto mangyari nitong New Coast, papasok po itong mga Chinese employees. May problema na tayo sa China Sea, magkakaroon pa tayong problema sa mga kasino natin. Senator. Ma'am, kasi Hong Kong based to ma'am eh. Okay. Opo, ako, okay.
sa pagkakaalap ko po, nung tinanong ko yung sa New Coast at sa PAGCOR, it is well within the rights of New Coast na sila na yung magtatakbo. It is really not a private... Ma'am, I know, ma'am, again, you're hearing me but you're not listening. Sabi ko po, ma'am, bago sana ibinenta ng PAGCOR, okay, sa New Coast, yung lisensya para patakbuin itong kasino. Sana inilagay ng PAGCOR sa kontrata na yung mga empleyado ng PAGCOR hindi tatanggalin ng New Coast, i-absorb, bagkos. Ganun lang po kasimple. Kasi kung inilagay po sa kontrata, sasabihin ngayon ng PAGCOR, take it or leave it. Kung ayaw nyo itong kontratang ito to protect the Filipino workers, no deal. Diba? Senator, ano lang po, kasi po ang pagkakaalam ko po dyan, some people were actually offered by New Coast to stay. But yung mga... Sorry ma'am, no ma'am, hindi. Tapos na yun, after the fact na yun ma'am, napirma ng contact. Sabi ko sana, kung talagang nag-iisip lang itong si Altenco, chairman ng PAGCOR, nag-iisip po itong mga taga-PAGCOR, sana ma'am, bago nila ibinenta yung kasino ng PAGCOR, sinabi nila dito sa Hong Kong base na gaming corporation, okay, bago kami pumayag, makipagkontrata sa inyo, ito yung gusto namin mangyari, absorb lahat ng Filipino employees. Di ba? Ilagay sa kontrata. Ngayon, sasabihin ng New Coast, ayaw namin, edi no deal, ibenta namin sa iba, napapayag. Ganun lang yun, ma'am, kasimple. Promise. Tama? Senate, yung iba rin po wouldn't want to go to New Coast, which is a private corporation, because they want to retire under government service. No, ma'am. Ilalagay nila doon sa kontrata and then after that, pumayag yung New Coast and then bigyan karapatan yung mga empleyado na sila mismo mag-resign. Hindi yung sila ang pinag-resign. Iba po yung sila mismo ang gusto mag-resign because they don't want to get involved dito sa New Coast versus sila mismo sinasabi, whether you like it or not, out ka na kasi New Coast na kami. Sir. Okay. Kasi po itong contract po na ito ay dumaan din po ito sa OGCC. So therefore ma'am, yung OGCC at saka PAGCOR nagsabuatan saka itong New Coast. Kasi ma'am, ito if they really want to do the right thing, yun po yung sinasabi ko, protect the employment of our Filipino. Matatanggal po ito yung empleyadong Filipino, papasok po yung mga Chinese employees ng Hong Kong-based gaming corporation ito. Papalit po dito puro mga Chinese, most likely. Inapinan nga tayo dyan sa West Philippine Sea, pati ba naman sa loob ng territory natin, sa loob na mismo ng mga kasino natin, naapihin pa rin tayo? Anong klase yan, ma'am? All they need to do, ma'am, itong si Altenco, kung matinusan ang pag-uisip nito, sinabi niya sana, hoy, mali yung contract na yan, huwag muna yan, ilagay sa contract na yan na i-absorb ang lahat ng mga empleyado na walang record. And then, bigyan ng karapatan ng mga empleyado, once they're absorbed, na mag-resign kung ayaw nila. Ganun po yun, ma'am. Kasi kayo, ma'am, no choice sila eh. In fact, sabi pa nga ron ni Altenco, during a party, sibak na kayong lahat. Christmas party po yun, ma'am. Ah, ganun po ba? Opo, nagbitaw ng salita si Altenco na kayong lahat sibak na. Opo, Senator, kasi po hindi po ako umattend ng Christmas party ng PAGCOR. Opo, ma'am. Pero yung nakausap lang po namin itong mga officers ng PAGCOR na nagpunta, talaga pong ang tinatanong sa amin is how to ipe-place nila, hinahanapan nila. Kasi we ask the same question na hindi ba ito i-absorb ng New Coast. Pero ang sabi nga po, most of them ay gustong manatili sa gobyerno dahil gusto nilang madagdagan yung years of service nila for retirement purposes. Pero just the same, Senator, papatawag rin po namin yung senior officers ulit. Okay. Para pausap at maliwanagan po namin itong issue na sinasabi niyo po sa amin. Okay, good. So ma'am, gusto ko mangyari ganito, two things. Nasabi niyo kanina, by the end of this month, lalabas po kayo ng resulta ng inyong ginagawang investigasyon at hindi na kayo kinakatulog because of this. So, go ahead. Tuloy-tuloy po yung pagpupuyat niyo dyan. So, gusto ko by January, ma'am, dapat lalabas kayo ng tamang desisyon pabor po sa mga naaping empleyado, Madam Commissioner. Senator, ha, yung end of the month po na sinabi ko po sa inyo, ilalabas po namin yung authority to implement the CPCS, hindi po investigasyon. Okay, sige, implement the CPCS para magkaroon po ng authority ang PAGCOR na gawin yung tama in regards to pasweldo ng kanila mga empleyado. Tama? Opo. Okay, good. Do that. Opo. By the end of the month. And then pangalawa, yung pong pagkakasibak sa mga empleyado, baka pwede mo nang i-hold. Kasi pati itong Chinese Gaming Corporation ito, patatawag ko sa Senado. Hindi ako papayag. Mag-urimentado ako rito. Trust me. Alang-alang po ito sa mga manggagawang Pilipino na napakatagal ng panahon inaapi.
Akalaan niyo ma'am, 37 years, 15,000 pa lang sweldo. Ito, 12 years na 10,000 pa lang ang sweldo, only in the Philippines. Senator, ganito po yung maiipangako na lang namin from our end. Bibigyan po namin kayo ng i-furnish po namin kayo ng copy nung authority to implement yung letter po namin sa kanila that authorizing them to implement the CPCS. And number two po, the concern po ay bibigyan din po namin kayo ng update. By next week po, hingi po kami ng meeting with senior officers of PAGCOR to look into and in question them on the issues that you raised with us this afternoon. Yes, ma'am. And they'll give you po, your office po, a copy, a report on ano po ang status at ano po ang ginagawa at gagawin nila sasabihin sa amin. Okay, very good. Kasi ma'am, 900 employees are being affected here. Now, kapag hindi po ginawa ninyo na ang tama, pati yung PAGCOR, araw-arawin ko po kay Senado, kung kinakailangan, every week ako'y mag-hearing dito at every week meron kong hambalusin sa Senado at kung kinakailangan at may nagsinungaling, meron po ako isa-cite in contempt at ipakukulong ko sa Senado. Trust me. Eh, wag lang man po ako ang hambalusin nyo. Hindi po kayo, PAGCOR po ma'am, PAGCOR. Ay, biro lang po. Pero we will do our part po at rest assured, Senator, that the GCG will work hand in hand with your office po and as well as the GOCCs concerned. Thank you, Madam. Sige, Madam, ha? Sa susunod na hearing, mag-usap na lang tayo doon sa Senado. And then, Monday, Ma'am, we will get in touch with you again para kumuha kami ng update from time to time. Okay po, Ma'am Commissioner? Anytime po, Senator. Thank you, Ma'am, ha, sa pagtanggap namin tao. Mabuhay po kayo, Madam Commissioner Attorney Geraldine Marie Martinez. Sir Gian, Sir Oscar. Yes, sir. Good afternoon po. Thank you po. Gagawin ko po sir, lahat. Sir, ano lang po ako, concern lang po ako dyan, sir. Yes, sir. Since i-implement po nila yung CPCS, sir, I think kailangan po natin i-review kung tama po yung ginawa ng mga officer namin. Kasi po baka mamaya ang nilagay po nila ng mga job grade po namin doon eh bara-bara. Tulad po namin, kami po, mga table supervisor ang classification namin. Baka po ang binigay nila na job grade dyan eh job grade 6 o yan job grade 7. Kaya ayaw po nun sa dapat na job grade 12. Eh di mas lalong lalaki ang problema nila pagdating sa hearing. Di mas lalong marami ako mahambalos. Mas marami ako makakastigo, marami ako malalatigo. Sige, subukan nila gawin yan. I'm sure itong pinag-usapan natin ngayon makakarating sa mga taga-PAGCOR na yan. Sige, kayong mga taga-PAGCOR, gawin niyo yung mga kapalpakan, tulad ng mga sinabi ni Mr. Gian ngayon. Sige, araw-arawin ka kay Senado. Araw-araw, meron akong ilalatigo dyan. Kalain mo, ibibigay sa Chinese workers yung trabaho dyan sa mga kasino sa New Coast. Puro Chinese na lang. West Philippine Sea, Chinese. Pogo, Chinese. Yung NGCP, Chinese. Pati yung sa jeep, modernization ng jeep, Chinese. Ngayon, pag kasino, Chinese. Sa susunod na hearing, hilingin ko, isabihin ako, yung sweldo, allowance, performance, rating, bonus nito mga board members. Ipapasabihin ako minutes of the meeting nila. Salamat po, Sir Gian. Kita-kita ko tayo sa susunod na hearing. Sir, salamat din po. Kasi tagal na po talaga namin, nakikailangan po talaga ano to. Imagine, sir, kapag alaman ko po, ang pinakamababang tinatanggap po ng mga empleyado sa PAGCOR ay 7,900. Sa isang buwan yun, sir. Tignan nyo. Yung mga gwardiya po namin, mga janitor po namin, yun lang po ang tinatanggap nila. Hindi naman po siguro talaga makakabuhay yung amount po na yun sa basic nila kung 7,900 lang. And napakalaking bagay po nitong avenue po na binigay nyo sa amin, Senator. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Kita-kita ulit tayo, sir, sa hearing. Magandang hapon po sa inyong dalawa. God bless po.